Hi guys, welcome to Teacher Lexter Math Class Channel. Alam niyo ba kung bakit maraming nahihirapang bata sa mathematics? Kasi yung four fundamental operations natin ay hindi nila ganong kabisado. Maraming nahihirapan dito sa basic operations natin, lalo na yung multiplication. Yung pagkakabisado lang ng multiplication table, marami nang nahihirapan. So paano pa kayo matututong mag-divide kung hindi kayo marunong mag-multiply? So ngayon, i-apply natin yung skills ng ating multiplication table sa lesson natin ngayong araw na ito. Halika't samahan niyo ako sa panibagong topic na ito. Good day everyone! Today we are going to discuss all about multiplying fraction and whole number and another fraction. Dito malalaman natin kung paano tayo mag-multiply ng mga fractions at whole number. Meron ba tayong gagamiting method para mapadali ang ating pag-multiply? Ito ay ating aalamin sa ating topic ngayong araw na ito. Naranasan mo na bang mag-picnic? Yung tipo bang pupunta ka sa dagat, sa ilog, sa bundok, para doon kayo magsama-sama, magkaroon ng kasiyahan. So, sa pag-picnic, minsan kailangan mong mag-share, tama po ba? Para nang sa ganun, lalo kayong maging masaya, mayroong mga pagkain na kayo ay magsasalo-salo, tama po? So, dito we have here this problem. We have Dan bought 6 kilos of rice in the market. He shared 1/3 for their picnic. How many kilos of rice did he share? So, ang problem na ito is all about Dan. So, bumili siya ng 6 na kilo ng bigas. Then, nag-share siya sa picnic. Okay? Nag-share po siya sa picnic. Ano yung share niya? 1/3 ng bigas na binili niya. So, ang pinakang problem dito, how many kilos of rice did he share? Ilang kilo ba lahat yung share niya doon sa picnic? So, ito ay ating alamin sa ating pagbibigay ng kalinawan sa ating problem. Maliwanag po ba? So, here we have 1/3 times 6. Sir, bakit 1/3 times 6? Ano ba yung dahilan kung bakit natin minultiply ito? So, minultiply natin ito dahil sa ating word clue. Maliwanag po ba? So, ano po yung word clue natin dito? Ang word clue po natin dito is this one. Ito po yung 1/3 kilos of rice. Okay po? So, dito po, malalaman natin na we have 1/3 times 6. Sir, paano po namin imumultiply yan? Mayroong fraction tapos mayroong whole number. Meron tayong tinatawag na cancellation method, no? Kung posibleng gamitin ang cancellation method, gagamitin po natin. Sir, ano po ba yung cancellation? Pag sinabing cancel, meron tayong tatanggalin. Tama po ba? So, paano po pagtanggal? So, dito we have 1/3 times 6. Mapapansin niyo yung 3 at 6, okay, pwede itong dalawang number na ito ay i-divide sa isang number lang. So, saan natin pwedeng i-divide? Sa 3. Tama po ba? So, ika-cancel natin ngayon siya. Ika-cancel po natin ngayon siya. Itong 3 na ito, ika-cancel natin. Okay, ilan bang 3 meron sa 3? 1. Ito po yung sagot natin. Tama? Tapos, ilan bang 3 meron sa 6? 2. Yan. Ito po yung tinatawag nating cancellation method. So, ang iwang number na lang dito ay 1 at 2. Tama po? Tapos, dito sa baba is 1. So, anong gagawin ninyo? So, you're going now to multiply 1 times 2. 1 times 2 is equal to 2. Then, we have 1. 2 over 1. Pag sinabi mong 2 over 1, that is also equal to 2. Maliwanag po ba? So, sana po naintindihan natin ang problem na ito. So, ilang kilo po ang share ni Dan sa picnic nila? So, Dan shared 2 kilos of rice. Maliwanag po ba? Okay, para lubos po nating maunawaan, narito po ang ating ibang examples. Okay? So, we have example number 1. So, we have 1/7 times 2/5. Okay? Times 2/5. Dito mapapansin ninyo, meron ba tayong pwedeng i-cancel? Okay? Paano ba sir ang pag-cancel? Ang pag-cancel po, kailangan baba at taas. Okay? Baba at taas yung number. Ibig sabihin nun, hindi pwedeng yung parehas taas magka-cancel ka. So, titingnan nyo, meron bang pwedeng i-divide na mga numbers sa isang number lang? So, let us say we have 1 and 5, pwede ba ito? Hindi po. 2 and 7, pwede ba? Hindi po. 1 and 7, hindi rin. 2 and 5, hindi rin po.
So kung wala pong pwedeng i-divide, ang gagawin nyo po ay you're going to multiply the numerator by numerator, then denominator by denominator. Okay, so anong gagawin natin? Multiply na natin. We have 1 times 2 is equal to 2. Then 7 times 5 is equal to 35. Okay? So the answer here for number 1 is 2 over 35. Mapapansin nyo, yung 2 at 35 ay naka-lowest term na. Bakit po? Kasi wala nang number na pwede pang i-divide sa kanila. Maliwanag po ba ang ating example number 1? So kung walang pwedeng i-cancel, huwag tayong magka-cancel. Okay? Ang cancellation method ay applicable lang sa mga numbers na pwedeng i-cancel. Maliwanag po. So let us proceed to example number 2. Okay? Tingnan natin to. Example number 2. We have 3 pip times 10 over 15. So may mapapansin kayong mga numbers na ito na pwede nating i-cancel. Tama ko ba? So, ayun ang gusto nyong unahin. So, dito muna tayo sa 5 at 10. Saan pwedeng i-divide yung 5 at 10? Okay? Pwede silang i-divide sa 5. So, ilan bang 5 meron sa 5? Okay, we have 1. Okay? We have 1. Ito po. Then, ito naman, ilang 5 meron sa 10? We have 2. Yan, kinancel natin. We have 2. Maliwanag po ba ang ating cancellation method? Next, ano na pong gagawin namin, sir, sa susunod? Ano pong gagawin namin sa susunod na ika-cancel namin? Meron pa po ang pwede? So, tingnan nyo to. We have 3 and 15. Okay? Sa kabilang side, 3 and 15. Pwede bang i-divide natin yung 3 at 15 sa isang number? Opo, sa 3. So, i-cancel natin. Ilang 3 meron kay 3? Okay, we have 1. Okay? Ito po yun, 1. Tapos, ilang 3 meron kay 15? We have 5. Okay, we have 5. Okay, ito po yung sagot natin na 5. Maliwanag po ba kung paano natin ginawa yung cancellation method? Huwag kayong malilito, ha? So, sir, ano lang yung natira sa atin? Ang natira na lang sa atin is 1 and 2 sa taas, tapos 1 and 5. Meron pa bang pwedeng i-cancel? Wala na po. Okay, wala na. So, i-multiply na natin. We have 1 times 2. Okay, we have 1 times 2 is equal to 2. Then, 1 times 5 is equal to 5. Mapapansin nyo yung sagot natin ay naka-lowest term kaagad. Bakit kaagad naka-lowest term? Kasi po, in-apply na natin ang ating cancellation method. Maliwanag po ba ang ating example number 2? Let us proceed to our example number 3. Okay? Example number 3, we have 25 times 7 over 10. Mapapansin nyo itong 25 isang whole number. Okay? Pag whole number siya, automatic meron siyang over 1. Meron siyang 1 sa baba. Pero hindi na po natin nilalagay yon. Okay po? Okay. Now, tingnan ninyo yung number. Meron bang pwedeng i-cancel? Meron po ba? Yes, meron pong pwedeng i-cancel. Ano po yun? Itong 25 at 10. So, saan pwedeng i-divide yung 25 at 10? Saan pong number pwedeng i-divide? Sa 5. Tama po kasi nagtatapos sa 0 at 5. So, kung i-divide natin to sa 5, 25 divided by 5, ito po, 25 divided by 5 is equal to 5. Tama po ba? Tapos, we have 10 divided by 5 is equal to 2. Ito po yung sagot natin na, ito po yung sagot natin na 2, then ito po yung sagot natin na 5. Maliwanag po ba? So, ano na lang yung natira? Ang natira na lang po dito ay ito. We have 5 and 7, then 2. Meron pa bang pwede i-cancel sa kanila? Wala na po. So ngayon, ang gagawin natin, i-multiply na natin. We have 5 times 7 is equal to 35. Then, dahil meron ditong 2 sa ilalim, meron ditong 1 sa ilalim, 1 times 2 is equal to 2. O kaya, copy na lang natin yung 2. Maliwanag po ba? So the answer now is 35 over 2. Maliwanag po ba? 35 over 2. O, ngayon, ito ay isang improper fraction. Okay? So pag ginawa natin siyang mixed number, ito po yung magiging result, 17 and 1 up. Paano nga sir nangyari yung 17 and 1 up? Ang gagawin nyo po, i-divide nyo lang. So, i-divide nyo yung 35 divided by 2. Sige, para mas madaling ninyo maintindihan, turuan ko ulit kayo ng technique dito kung paano madaling i-change ito sa improper as a mixed number. Ilang bang 2 meron kay 35? So, pag binilang mo, ilang 2 meron kay 35? Meron tayong 17. Tama ba? 17. Kasi 2 times 17 is 34. Kailangan di susobra. Hindi pwedeng 18 kasi 36 na yun. Tama po ba? Tapos, ngayon, we have here this fraction. So, tingnan po natin. Pag kinis natin, 17 times 2 is equal to 34 plus 1 is equal to 35. Pares po sila. 35 over 2 or 17 and 1 half. Maliwanag po ba? Okay. Ngayon po, we have number 4.
Okay, for example number 4, we have here 3 fractions. Meron tayong 3 fractions. Kaya makinig kayo mabuti. Hindi ito mahirap, madali lang po ito. Okay? So, dito sir, anong gagawin namin? We have 10 over 13 times 13 over 15 times 15 over 20. Mapapansin nyo may mga magkakatulad na mga numbers. Tama po ba? Sa baba at sa taas. O, halimbawa ito, 13 at 13, tapos ito, 15 at 15. Yung mga magkakatulad na numbers, yun po kagad ang uunahin nyo. Kasi po, pag magkatulad, ibig sabihin nun, ang sagot kagad doon ay 1. Maliwanag po ba? Kasi ilan bang 13 meron sa 13? 1. So, 13 divided by 13 is equal to 1. Maliwanag po ba? Katulad din dito, 15 divided by 15 is equal to 1. So, gawin na po natin ngayon, i-cancel po natin. Maliwanag po? Cancel natin ito. So, cancel muna natin yung 13. Okay? Tapos 13. Dahil pareha sila ng number. Okay, ang sinulat po natin dito is 1 and 1. Maliwanag po ba? Then, sunod na ika-cancel natin. Ano po sunod na ika-cancel natin? Ito namang 15. Okay, ibayin natin ang kulay. We have 15 and another 15. Okay? So, 15 and 15, 1 pa rin. 1 pa rin ang sagot natin. Oh, na-cancel na natin yung 13 at 15. Meron pa bang pwedeng i-cancel, sir? Meron pa po. Ano pong number yon? Yung 10 at yung 20. Ito po, 10 at 20. So, sir, paano po natin i-cancel yung 10 at 20? Saan po pwedeng i-cancel yan? O, saan po pwedeng i-divide yan? Saan ba pwedeng i-divide yung 10 at 20? Siyempre sa 10. Okay po? Kasi nagtatapos sa 0. Okay, ngayon, i-cancel natin yung 10 at 20. Paano gagawin natin? Okay, i-divide natin yan sa 10. So, ilang bang 10 meron kay 10? 1. So, isa lang. Ilang bang 10 meron kay 20? We have 2. Okay, ito. Sinulat po natin dito yung 1 at yung 2. Maliwanag po ba? Ngayon, kanina napakalaking mga numbers yung nandito, di ba? So, mapapansin nyo naman ngayon dito sa taas, puro 1 na lang. Tapos dito may 1 at may 2 sa baba. Tama po? So, now we are going to multiply this one. Numerator to numerator, denominator to denominator. So, 1 times 1 equals 1. Times 1, 1 times 1 equals 1. So, 1 po rin po ang sagot natin dito. Then, dito naman sa kabila, sa baba, 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. So, our final answer for number 4 is equal to 1 half. Maliwanag po yun. Sana po naintindihan natin lahat. Okay, now let us proceed to our example number 5. Okay, makinig kayo dito ha. Kasi meron na tayong mga fractions at meron din tayong whole number combination na siya. Kaya intindi nyo mabuti kung ano ba yung gagawin natin dito. Maliwanag po ba? So, dito po ang gagawin natin, this one. Okay? Ito na pong gagawin natin. So, we have 11 over 12 times 6 over 11 times 10. Okay? As what I've said, palagi ang whole number ay merong over 1. Okay? So, ngayon po, meron ba kayong napansin na magkatulad na number? Ano pong number yon? Okay, yes, that is 11. So, kung 11 po itong number na ito, pwede na natin siyang i-cancel ngayon. Okay, pwede siyang i-cancel. Pag magkatulad, sabi ko sa inyo, pag nag-cancel kayo ng magkatulad, laging 1 ang sagot. Tama po ba? So, yung 11, pinalitan natin ng 1. Tapos yung 11 dito, sinulatan din natin ng 1. Maliwanag po ba? Ito yung 11, ito yung 1. Kapalit niya. Okay, next. Meron pa po ba, sir, na pwede tayong i-cancel? Tingnan nyo mabuti yung numbers. We have 6 and 12. Pwede bang i-cancel ang 6 at 12? Opo. Saan po pwedeng i-divide yung 6 at 12? Siyempre sa 6. Tama po ba? So, ilan bang 6? Ilan bang 6 meron kay 6? Ilan bang 6 meron kay 6? Isa. So, we have 1. Ilang 6 meron kay 12? Dalawa. So, mapapansin nyo dito, ito na yung sagot natin. We have... Yung 6, pinalta natin ng 1, tapos yung 12, pinalta natin ng 2. Nakikita nyo po ito, pinalta natin ng 2. Ngayon, mapapansin nyo, parang wala nang pwedeng i-cancel. Pero pag tumingin kayo, as what I've said, may makikita pa kayo dito. Okay, ano pa yung number? Kasi 1, 1, tapos dito, we have 1. Okay, ano pa yung pwedeng i-cancel natin? Ito pong number 2 at 10. Tama ba? 2 at 10. Saan po pwedeng i-divide? Okay, saan po pwede natin i-divide yung 2 at 10? Sa 2. So, ilang bang 2 meron kay 2? 1. So, 1 po, ito na yung sagot natin. Tapos, ilang 2 meron kay 10? Okay, we have 5. So, ito po yung sagot natin na 5.
Maliwanag po tayo doon kung paano nangyari ang ating cancellation method. So, dito mapapansin mo ang mga natirang number na lang ay 115. Sa baba naman ay 11. Tama po ba? So, i-multiply na natin numerator to numerator, then denominator to denominator. Maliwanag po ba? So, we have, now here, we have 1 times 1 equals 1 times 5 equals 5. Okay? Tapos sa baba niya is 1 times 1 equals 1. So, kung 5 over 1 yun, magkatulad lang yun. 5 over 1 is equal to 5. Maliwanag po ba? Okay. So, ang pinakang final answer natin for number 5 is also 5. Okay? Maliwanag po yun. So, now let us proceed to example number 6. Dadahan-dahanin ko ito kasi kakaiba itong example natin dito. Maliwanag po. So, dito naman, meron tayong mix. Okay? Meron tayong mixed number na pinagmumultiply. Maliwanag po? So, sir, ano pong gagawin natin? Kung may mixed number siya, gagawin nyo muna ay i-change nyo into improper fraction. Baligtad naman. I-change naman natin sa improper fraction. So, we have here 2 times 10. Ito po, we have 2 times 10. Ito yun. 2 times 10 equals 20, then plus 4, ito naman yung plus 4. So, we have 24 over 10. Ito pa rin yung 10, kinopy lang po natin. Again, we have 2 times 10 equals 20, plus 4, ito yung 4 natin, equals 24. Tapos, kinopy po natin yung 10 dito. Maliwanag po ba? So, the answer for letter A is 24 over 10. Ito naman tayo pumunta sa letter B kasi mixed number din siya. Gawin natin improper fraction. Maliwanag po ba? So, we have here 3 times 8. Ito po, 3 times 8 is equal to 24. 24 plus 6, ito po yung 6. 24 plus 6 is equal to 30. So, we have 30 over 8. Yung 8 po galing dito. Kinopya lang din natin. So, maliwanag po ba ang ating ginawa sa changing mixed number into improper fraction? Okay, so ito po yung ating mga sagot. We have 24 over 10. Ito na yung bago natin, 24 over 10. Then we have 30 over 8. So, yan na po yung imumultiply natin kanina. May mga mixed number tayo. Ngayon naman, improper fraction na. So, ang tanong dito is, meron bang pwedeng i-cancel na number? Okay, sige. Alamin po natin, meron ba? So, we have here 24 and 8. Okay. Saan pwedeng number na may divide yung 24 at 8? Sa anong number po? So, pwede siya kay 8. So, ilang 8 po meron kay 8? Siyempre, we have 1. So, ito po yun, 1. Tama po ba? Next. Ilang pong 8 meron kay 24? So, we have 3. Okay? We have 3. So, mapapansin nyo dito, ito po yung sinulat natin yung 3. Ilang 8 meron kay 24? We have 3. Then, dito naman, ilang 8 meron kay 8? We have 1. Sinulat natin dito. Okay? Next. Tingnan nyo mabuti. Meron pa bang pwedeng i-cancel? Meron pa po. Ano po yun? Yung 10 at 30. Saan pwedeng i-divide? Sa 10. Okay? Sa 10. Ngayon, kung pwede natin i-divide yan sa 10, ang tanong, ilang 10 meron kay 30? Okay, we have 3. Tama ba? Cancel natin. Ilang 10 meron kay 10? We have 1. So, dito, sinulat po natin. Okay, ito yung 3 natin kanina. Tapos, ito yung 1 na sagot natin. Maliwanag po. Mapapansin nyo ngayon, we have this number sa taas. We have 3 and 3. So, 3 times 3 equals 9. Tapos, dito sa baba naman, 1 times 1 equals 1. So, kung ang sagot nyo ay 9 over 1, that is equal to 9. Maliwanag po ba? Ang sagot natin ay 9. Hindi na po kasama yung 1 kasi po, understood na po yon na ang sagot natin ay whole number na. So, naunawaan po ba ang ating example number 6? Sana po naintindihan ninyo ang ating lesson ngayon. Okay, now we have here our smart ideas. To multiply fraction, multiply the numerators to get the numerator of the product. Multiply the denominators to get the denominator of the product. Use cancellation method if possible to shorten the computation and to avoid having large number in the product. Divide the numerator and the denominator by common factor whenever possible before performing multiplication. So, dito, ito yung ginawa natin kanina. Okay? Pag walang pwedeng i-cancel, we are going to multiply numerator to numerator, denominator to denominator. Pero, pag may pwedeng i-cancel, para hindi lubak yung numbers natin, ika-cancel po natin. Gagamitin natin yung cancellation method para mas mapadali po ang ating pag-multiply.
So, sana po maliwanag ang ating smart ideas. And now we have here our math activity. So we have number 1, 2, 3, 4, and 5. So it is all about multiplying fractions. Okay? Sana naintindihan niyo yung topic natin para nang sa ganun makagawa kayo ng mga solutions dito at mag-come up kayo sa mga tamang sagot. So good luck. Sana po makuha natin ang mga tamang sagot. Ito lang mga bata sa araw na ito. Maraming maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Sana po samahan nyo pa rin ako sa mga susunod nating aralin. At ayan guys, tapos na naman tayo sa ating panibagong topic na ito about multiplying fraction and the whole number and another fraction. Sana lahat na mag-aaral makabisado ang multiplication table kasi napakahalaga nito para sa inyong pag-aaral lalo na sa subject na mathematics. So maraming maraming salamat sa inyo. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel ko. Kita-kita tayo muli sa mga susunod nating aralin. Shout out kay Ate Claire Diniz Sarada. Maraming maraming salamat ate sa iyong walang sawang suporta. Ingat palagi kayo ng inyong pamilya. Maraming salamat po.